Magandang araw sa inyo. Kayo na po susunod, pero gusto lang namin na yung sumuko dito ilagay sa kanan. Nyor, yan ba yung suko? Yung surrenderee. Yung surrenderee. Sino yung sumuko? Yung sumuko. Dito, Todits ka. Sanang ka. Mabuting tao ka. Konti. Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Kayo yung mga beneficiary namin mamaya, no? Antabayanan nyo lang saglit. Welcome to Bulwagang Bayan. Dito sa Manila City Hall. Bilang pagpapatuloy sa kampanya na linisi ng Maynila ng basura, ng obstruction at ng kriminalidad. As you can see, meron kaming mga kampanyang inilusag. Pagsimula pa lamang ng buwan ng Hulyo, kung saan pinahanap natin ang lahat ng wanted sa Maynila. At hindi naman naging kaila sa inyo na linggo-linggo through the leadership of General Danao and the officers of the Manila Police District, linggo-linggo may nahuhuli tayong mga wanted. At yung isa nga niyan ay wanted pa sa Interpol na nakuha sa Palawan, no? Today we would like to present to you again itong pitong most wanted ng Manila Police District. Andiyan sila, si Alberto Wong, nahuli ng CIDG Manila, Nelson de la Cruz y Ramirez, naresto ng 11, Kim Muñoz Cortez, naresto ng Presinto 2, Marlon Abraham Cervantes, Presinto 2, Leonardo Toston Torion, Presinto 6, Alan Albines Pamuntuan, Presinto 4, Dan Joseph Naba y Kanda, Presinto 7. Kaya po kami muli ay patuloy at hindi titigil na hanapin ang mga wanted sa lungsod ng Maynila. Bakit? Sapagkat ninanais ko na ang mga taga-Maynila at bawat pamilyang naninirahan sa lungsod ng Maynila ay huwag magkaroon ng kapitbahay na wanted. Sapagkat ang pananatili nila sa komunidad
dito sa lungsod ng Maynila ay nagbibigay ng pagkabagabag or kaba sa mga magulang ng mga bata na baka mamaya magka-inkwentro, madamay pa ang mga walang malay. Kaya pipilitin natin, mga kababayan, na ubusin ang lahat ng wanted dito sa Maynila. Gusto ko, sa gabi na kayo'y natutulog, panatag ang loob ninyo na wala kayong kapitbahay na pinaghahanap ng alagad ng batas. Ngayon naman, malikod na kayo. Nagsimula at hindi kaila sa inyo na si Pangulong Duterte ay may kampanya laban sa droga. At during our first meeting a week ago with PDEA and MPD, tayo ay nagkaroon ng direktiba na lahat, kasi po ang alam nyo, huhulihin natin, sa maniwala kayo sa hindi, 2,000 mahigit na nasa listahan ng Manila Police District na drug pusher, street drug pusher. Ito na yung pangkalye, ito na yung kapitbahay nyo, na para bang walang gobyerno, lantaran, taguan, na sila, ewan ko ba, para bang walang kahihiyan na patuloy pa rin nagtitinda ng droga. At in line with our Baseco campaign, ito, pag tinanong tumamaya ng media, ayan nyo, tanungin sila ng media. Tanungin, tingnan ninyo po, nung nahuli sila, tinanong, saan kayo kumukuha? Marami sa kanila, saan kumukuha? Baseco. Bigyan nyo ang mikropono. May mikropono ba ito? Kaya sabi ko sa inyo, ako, hindi ako magsasalita nang wala tayong basihan. Biri ninyo, kayo lumagay sa katayuan ng mga taga-Baseco, kundi ba naman kayo malulungkot? Mahirap na nga tayo, ang hirap na nga ng buhay, puro kriminal pa ang kakapitbahay natin. Pwede naman tayo maging mahirap na panatag tayong natutulog sa gabi kahit na dingding lang, barong-barong lang ang bahay natin. Ito mga to, ginagamit ang kahinaan natin bilang mahirap. Palibasa, walang mahirap na basta-basta lumalaban sa kanila. Kawawang pobre. Ang gagawin, mananalangin na lang sa Diyos na sana hindi sila madamay. Baka pagka nagkadakmaan, yung pala katabi mo, pusher, katabi ka, damay ka pa. Paano kung halimbawa, anak nyo yun? Hindi nyo ba ikalulugmok yun? Kaya kami, maraming salamat. Sa ating mga police station, police station 11, police station 3, eto, noong nakaraan, noong isang araw lang, di ba? 35 ang nahuli natin. Ngayon, 14. Bagay na bagay. Di ba ang tawag sa Shabu sa kalye, 14? May 14 ka. Yeah? Graba, 14. Bato, yeah? Basura. Di ba? Pero
Ito, wala tong, okay lang kung ayaw nyo magpaawat. Tumuloy kayo. Ito mangyayari sa inyo. Hindi kami joke. Hindi joke ang pamahalaan. Seryoso na ayusin ang bawat komunidad. 896 barangay. Kaya sa inyo mga kababayan na nandito, siguro ito na rin ang panahon na tulungan nyo kami na masawata itong mga tulungges na to. Walang kahihiyan eh. Maswerte pa nga kayo. Nahihiya pa ako para sa inyo eh. Tinatakpan ko pa ang mukha ninyo eh. So, ayan po sila. Lalo pa itong isa. Ito, 50 anyos na. Ayan, Berel. Matigas pa ba katawan niyan? Bakit ito? Ang ganda ng short mo ah. Hello Kitty. Nahihiya ka ba? Ito, nahihiya. Tinakpan ko na nga mukha mo eh. Hindi na nga kita pinapakita sa tao eh. Bilang paggalang sa karapatan mo. Pero yung ginawa mo, hindi ka nahihiya. Alam niyo ginawa nito? O yung anak niya, pinagtutulak niya ng droga. O ito, ayan niya, maraming tato. Ilan taon yung anak mo? Nahiya magsalita. Magsitigil na kayo. Tigilan nyo na yan. May gobyerno na sa Manila. Sana si Hello Kitty. Hindi, wag mo na. Gusto ko lang makita yung legs niya. May tattoo eh, oh. Saan magkakasama pala? Pamangkin niya. Ayan. Ah, pamangkin niya. Nataw ka lang. Nataw ka. Okay, tinuno, mukha ng bata siya. Oo. Oh. Siya rin nasa likod ng tanod. Nasa likod ng tanod. May tanod pa. Ako, tanod. Tanod ka? Dating tanod. Tama-tama, siya lagi sing sa madaling araw eh. Siya yung lookout. Biyahe na. Okay na. Ay, nako, kayo talaga. Oo. Inaayos natin ng Maynila. Masyado. Drugs. At most of them are getting their supply from Baseco. Oh. Di ba? Kaya sa totoo lang, nakakalungkot isipin. Ako, basta po tayo, wala tayong ibang nais, no? Ito, hindi ko naman sila hinihiya. Oh, although mga walang hiyaw ito. O eh, di ba? Pag wala kang hiya, anong tawag sa'yo? Walang hiya. Oo. Di ba? Hindi sila nahihiya sa pamilyang sinisira nila. Malas nyo. Anyway. Oo, ngayon. As far as our information,
nagsisitakbuhan na. Buti naman. Eh kasi, sa ayaw at sa gusto nyo, no? I mean, sa maniwala kahit sa hindi, ayoko rin magkamatayan eh. Bakit? Tingnan ninyo ha. Kaya nga ako nag-aabiso eh. Umalis kayo diyan. O, saan kayo nakakita? Bago ko hulihin, pinagsasabihan ko pa. O, anong tawag ko doon? Diplomasya. Bakit? Kasi gusto ko panatag yung pamayanan. O, bakit? Dahil ayaw ko, baka mamaya, dahil ito, mga halang ang bitukan ito. O, pagpalagay nyo, may baril. Dinakman ng lespo. Binaril yung lespo. Anong gagawin ng lespo? Anong gagawin? Ipagtatanggol niya ang buhay niya. Tama, mali? May halaga ba buhay ng lespo? Oo. Oh. Naniniwala kayo? Na mahalaga rin ang buhay ng pulis? May pamilya rin ba yung pulis? May nagmamahal din sa kanila? Wee! Madaming araw, sabi ni Tina. Pil na pil ni Domingo. O, tanong. O, tanong. Sige. So, maliwanag sa atin na may nagmamahal din sa buhay ng mga pulis. Tama? So, may pamilya rin sila. O, ganun din ang paggalang ko sa pamilya nila ng mga sospek. Bakit? Kayo, gusto nyo ba anak nyo nilalatag o humihimas na lang ng rehas? Tama ba? Alam natin, alam nyo, tayong mga magulang, sa ayaw at sa gusto natin, ako nga eh, nagtataka ako eh. Di ba, mahilig ako pumunta sa patay? Actually, na-discover ako sa lamayan ng patay, di ba? Oh, nagtataka nga ako sa kapitbahay ko eh. Walang niya yung nakalatag sa kabaong. Ha? Walang niya. O yung magulang. Ang bait-bait niya ng anak ko. Oh, hindi yan makabasag pinggan. Tama, mali. Kasi ganun talaga tayong magulang. Ano yun eh? Damdaming magulang yun eh. Di ba? O yun, iginagalang ko yun. Yung pagmamahal sa kanila ng kanilang mga magulang sa buhay nila. Oh. Kaya ayaw ko nagkakaroon ng engkwentro. O, kaya ako nagdi-diplomasya. O. Ayan. Tanong. Buhay naman, di ba? Hindi totoo yung EGK. Kasi sa Manila, eh, sopar. Sopar, ha? Hindi ko sinasabing perfect. Sopar, ang Manila Police District, in line with the campaign of the President to clear the country and every LGU of drugs, so far, yan ang nangyari. Kaya lang, may mga pagkakataon na kaya ayaw ko na mangyari. Baka mamaya, pumutok ito, ang tinamaan, anak mo. Mas masakit ba yon? Naman. Tama ho ba? O, yun ang ayaw ko. Kaya ako ulitin ko sa mga kababayan natin. Kung kayo nagtitinda pa ng droga, dalawang bagay lang yan ang payo ko. Una, tumigil na kayo. Pangalawa, umalis kayo ng Maynila. Sapagkat mas nanaisin ko na maging mapayapa, mapamahirap, middle class o mayamang pamayanan sa pangkalahatan sa lungsod ng Maynila. Kaya po, sa maliit naming kaparaanan, sampu ng aming mga kawani sa pamahalang lungsod, taus-puso ang aming pasasalamat kay General Danao sa Manila Police District, officers
and men in uniform or members of the MPD. O, ayan po. Yes, ba, napapalakpakan na pulis ngayon, ha? Lakasan nyo nga konti. Palakpakan natin mga lesbo. Talaga may... Hindi, sa totoo lang, ha? Ano tayo, ha? Real talk, real talk. Real talk. Sa totoo lang, mas ergabyado lesbo. Alam nyo bakit? Pagbasa ng bahay niyan, ha? Sila naka-uniforme. Ang kriminal ba naka-uniforme? Lalagay ba niya sa pusher ako, yari ka? May ganun ba? May uniform ba sila? Yun ang malungkot sa buhay ng lesbo. Na hindi niya alam, katabi niya na, oh, halang pala ang bituka. Kaya mahirap din. Kaya minsan kailangan babalansehin natin ang sitwasyon. Yes, yan. Pidea. We will continue. We will not stop. It's just a matter of time. But for the meantime, at the rate we're going, mukhang maraming nakakalawit sa Baseco. Oh, ngayon gagawin 'yan. Oh, dito ha. Lilipat 'yan ng parola. Tatawid 'yan sa District 3. Oh, nakalawit nga, may taga-parola din nakalawit 'yan eh. Oh, susunod 'yan, lilipat sa parola ulit, District 1. Oh, tapos lilipat ulit 'yan sa Isla Puting Bato. Oh, tapos lilipat sa 105. Oh, tapos lilipat sa 101. Oh, tapos lilipat na 'yon, konti na lang nabutas na 'yon. Sino nagtagumpay? Pamayanan. Di ba? Palayo na palayo eh. Oo. Ibig sabihin, talaga pinipilit namin itaboy pag hindi namin nahuli. Pag nahuli namin, sok pa sa oblo. Di ba? Hoyo itong mga to. Di ba? Yes, Ichi. Kaya makisuyo nga. Senator Laila de Lima issued a press statement saying, questioning the way you parade the suspects now, and that she will file a bill making it mandatory prohibiting the parading of suspects. Any comment? Well, una, walang parada. Ang parada ho sa luneta. Hindi naman ho sila pinaparada eh. I respect her views. She's entitled to it. Any citizens of the country, you're entitled to your opinion. But for the meantime, me, being the mayor of Manila, I have my obligation to keep Manila clear of criminals. Wanted, is not chair, drug-related cases, holdupping, kidnapping, and so on and so forth. Because we owe it to the people of Manila. Now, having said that, ibabalik ko ulit yung nasabi ko kanina. Nahihiya ba kayo sa ginagawa nila? Kayo, nahihiya kayo sa ginagawa nila? Nahihiya kayo? Kung kayo ang magulang nito, nahihiya kayo? Eh sila hindi nahihiya eh. Di ba? Bebenta, sinisira pamilya. Ano ba ang titingnan natin? In fact, modesty aside ah, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Hindi naman sa pagbubuhat. Kita nyo nga oh, inaalagaan ko pa nga yung pagkakakilanlan nila eh, sa mata ng publiko. Pero, kailangan makita ng taga-Maynila na may warm body. Ayan. Ayan yung mga suspect. Because, pwede tayong usapang laway lang. Laway-laway lang.
Pero kung nakikita nyo talaga, hindi ba yan magbibigay ng kapanatagan ng inyong kalooban? Tama ba? Hindi ba ito ipagpapatunay na seryoso ang lungsod ng Maynila? Violation of human rights? E paano yung human rights nung gustong matulog ng mahimbing? Di ba may human rights din naman kayo? Kanina, tinanong ko kayo, may rights din ba yung polis na maging ligtas? Meron? Mahal nyo na polis? Sila maraming mahal. But yes, I agree, no? I literally agree. Kasi, hindi pa ba sapat yung sinabi ko? Habuli ng mga kriminal, pangalagaan ang karapatang pantao ng mga suspect. Ganon din, sabi ko sa polis, o kayo rin binibigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang inyong sarili't kaligtasan under the revised penal code. O kung kayo'y malalagay sa alangan at mano pa ang inyong buhay, o may pagtatanggol nyo naman ang sarili habang ipinatutupad ninyo ang batas. Di ho ba? So, balancing lang yan. Hindi ho ito popularity contest. Huwag ho kayo mag-alala. This is keeping our city clean of bad elements or criminal. Wala na pong ibang intention dito. Basta po kami, nakikisuyo lang po kami sa kanila. Kami po ay kailangan namin ng tulong sa Maynila. Sana po tulungan na lang nila kaming mga taga-Maynila. Dahil mamamayan din naman kami ng bansa. At kung sila ay sa national government. Di ba, nagpapaboto rin sila sa atin? Tama ba? Binoboto rin natin sila, di ba? O di mamamayan rin nila tayo. Gusto ba natin panatag ang kalooban natin? Gusto nyo? Yun naman pala. Yun ang gusto natin. Wala naman tayong ibang masamang intention. With all honesty. Sa totoo lang, wala tayong masamang intensyon. Yun lang naman ang ating dyan. Nothing more, nothing less. Any more? Yes, Rambo. Sure. One of the floated questions on the presentation of suspects is, hindi ba mas magandang i-present na lang ang mga convicts instead of accused? At pag convicts kasi, sa hoyo na didiretso yun. Baka lang hindi nyo alam. Kapag kay sentensyado na, diretso na sa oblo yun. There is no point for the policeman to present it to you because Bureau of Correction will be ordered by the court na pasok na sila sa oblo. Yun. I may be wrong, but sa akin, hindi ba, sige, sakyan ko yung tanong na yun, ha? Ito, convicted. Ngayon, kung mo ba convicted, tatanggalin ko na yung mukha niya, ihihiyain ko na rin siya sa public. Hindi ba human rights din niya yun? Parang hindi nagkakatugma, eh. So, pagka convicted ka na, pwede na kitang iparada. Ito na mga convicted. May binaviolate ba rin ako? Meron? Hindi ko alam, ha? Ako sa inyo nagtatanong. Di ba kahihiyan yun? Ganun eh. Mas maganda pa to. Hindi naman sila napapahiya. Para may panahon pa sila ipagtanggol. Pero, the purpose of this is to show the people of Manila that we are true to our directive, true to our campaign, and in line with the national government through President Duterte. Ang sabi niya, ubusin ang lahat ng droga sa kalye. Yun naman talaga eh. Paano natin mauubos? Gamutin ang mga biktima.
Sino, user, bigyan ng atensyon ng pamahalaan. Oh, sumunod, hulihin lahat ng pusher. Tama? Papanagutin sa mata ng batas. Mapamaliit, mapamalaki. Kaya lamang, meron kaming tinatry na formula. May malaking pusher. Mahirap hanapin, hindi? Mahirap. Tama? Palos. Madulas. Tama, mali? Okay. Yung malaking pusher, meron siyang organisasyon. Ang tawag, small-time pusher or street vendor. Tama? E kung wala nang lahat nagtitinda sa barangay nyo, sa kali nyo, nasaan ang droga nung malaking pusher? Nasaan? Nasa kamay niya. Nasa bodega. Di hindi kumita yung negosyo niya. Tama, mali? O, ang gagawin noon, o siya na magtitinda. Tama? O, doon na siya makakalawit. Parang surot lang yan. Paano pinalalabas ang surot sa kahoy? Nilalagyan ng gas, di ba? Tapos lalabas yung surot. O, paglabas ng surot, anong gagawin? Titirisin. Pagtapos mo tirisin. Mukhang marami rin nasurot sa inyo dito, ha? Tama, mali? Di ba ganun, no? Ano? Eh, kahoy, di ba? Lalagyan mong gas yun, eh. Lalabas yung surot ngayon. Paglabas yun, di ba, lalakaran? Eh, hilong-talilong pa yun. Surot nga. Hindi, pinapalight ko lang kayo. Yes, Rambo, please. Yes. Wala. This is a painstaking process. And I think, and what we believe, we will not stop. Time is time. We give them ample time. Oh, eh kung di ako nagbigay ng isang linggo, may makakalawit ba? Oh. Kaya tingin ko, ang assumption ko, next week, hindi, ayoko naman pangunahan yung police. Oh, dahil ayoko rin dadakma sila ng walang may kasalanan. Just to show. Na may, ayun ha, yan pala ha, pumanatag kayo. Ayoko yung, if I remember, yung mas masakit yung walang kasalanan. Tama ba? O ngayon, o tingnan ninyo, kung gaano kadelikado. So tuloy lang tayo, Rambo, that's the answer. Last po, sir. Sure, sure. How would you address the controversies of alleged extrajudicial killings from the, I don't understand the last administration of 2016 to 2017, and how could you come up Well, one, I don't want to talk about their failure or success. Itong nakaraang administrasyon sa Manila. Kung may nangamatay, eh, problema nila yun. Sila bagabagin ng konsensya nila. Ako, basta malinaw, ha? Ito sa atin, Rambo. Hulihin lahat ng pusher. Hanggat kayang tiisin. Dahil ayon sa training, you can ask them, ayon sa training ng police, police training to ha, manual, high tolerance. Yan ang turo sa Lespo. Hanggat hindi na ilalagay sa alanganin ng buhay mo, makuha mo yung suspect ng buhay at papanagutin mo sa mata ng batas. Tama? Yun ang policy direction ng ating directive kay General Ganao at sa lahat ng police. O ngayon, pero hindi ko rin pinagkakait sa mga Lespo na pangalagaan ang kanilang kaligtasan. Dahil katulad ng mga tanong ko sa inyo kanina, may mga mahal din sila sa buhay na umaasa sa kanila.
Kaya tayo, sabi ko sa kanila, oh, Doc, may earthquake drill. Hindi, ate, so anyway, ayoko kayo mataranta. Tapos naman tayo, pero just to be answered that plainly, yun ang policy natin. Hanggat maaari, iwasan magka-inkwentro. At patutunayan ko sa inyo kung gaano kasinsin, kasikap ang Police Maynila. Ha? Ito po. Ito po. O, tingnan ninyo, may baril. Ito, tingnan nyo, may baril, oh. O, ito, it's yan, oh. Yan, may baril, oh. O, buhay. The point is, oh, hindi siya ng laban. Di ba? Hindi siya ng laban. Kinuha siya ng buhay. Tanong. Ito lang tanong ko, ako naman ang magtatanong. Kung pumutok ito, ano pwedeng gawin ng pulis? Ipagtanggol ang kanyang patas lang. Per? Per ba yun? Oh. Ano saan doon ang EGK sa Manila? Ngayon, tama naman si Rambo. Baka yung dating pamumuno sa lokal, ha? Sa lokal itong pinag-uusapan natin. Yung dating pamumuno, baka baliwala sa kanila ang buhay ng tao. O, sa akin, mahalaga. Pero hindi ko rin nga isinasawalang bahala o kinikipit balikat ang kahalagahan ng buhay ng pulis. Ito na, magandang halimbawa. Oh. 45 padala. Oh. Isang dibdib lang to. Bukas, may ibuburol na pulis. Pero, tingnan ninyo, na-arresto siya, may baril, may droga. Pero ayan siya. Tama ba? O di panatag, para lang yan, ano, banayad. Suabe. So, yun po. Ayan, you can have the copy of this so that you will know, you will understand saan ba ang direksyon ng Maynila. May kampanya ang Pangulo ng Bansa, linisin ng droga. Kapitolyo ng Bansa, naglilinis ng droga. O sinabi ng Pangulo, halimbawa, yung human rights, sinabi ng Maynila, human rights. Pero ang human rights, pangkalahatan yan, mapa-uniformadong pulis or kriminal. Parehong applicable yan. Bakit? Parehong human yan. Kaya lang, mas mataas ang aming responsibilidad. Yan. Kung yun ang itatanong, mas mataas ang aming responsibilidad bilang pamahalaan, bilang enforcer na pangalagaan ang karapatan pantao ng mga suspect. Kaya yung lumang panahon nila sa kanila na yon. Ako hindi ko kaya i-garantiya, hindi ko kaya i-garantiya. Baka mamaya later on magkaroon ng indulto. But as far as we are concerned, at the rate we're going so far, okay naman yung mga police Maynila. Okay. Last. Oh. Ito good news, Rambo. Ito hindi pa namin nahanap. Sumuko na. Oh, ito, alian natin. Ito yung konting mabait. Sana. Takot kang matokhang ano. Anyway, ito siya, no? Manuel Guevara Jr. Kirikada? Ikaw ba may-ari ng Kirikada? Ha?
Nasa Kirikada. 32 years old. Kinausap niya yung kanyang nanay. Yung kanyang nanay. Nanay mo ba yung kumausap sa'yo na magulang mo? Nanay ko po. Nanay mo nga. Talungis din. Oh. Dahil sa nangyari Rambo last week, the other day, that nandito yung mga suspect, kinumbisi siya ng nanay niya na sumuko ka na lang kay Kois. Oh. Oh, awa ng Diyos. O yan, sumuko siya. Tingnan nyo, nakaposas ba? Oh. Ngayon, eh bakit dinidisplay namin mukha niya? Eh, siya sumuko eh. Ibig sabihin, may pag-amin sa kanyang pagkukulang sa lipunan. Ngayon gusto niyang ituwid. O, dahil gusto niyang ituwid, katabi niya kami. O, gaguide namin siya. O, ngayon, eto naman siya, masaya kami para sa mga... Alam mo, sabi ng magulang, tama ba sinabi ng nanay mo? Mas mabuti pang makita ka sa kulungan. Ano sabi? Ikaw na magsabi, hindi na ako. Ako, mabuti na ito makita po ko sa log po. Kasi ako, maano po. Maano? Matukang pagbuo ko kasi. Ano ba yung tukhang? Hindi ko maano. Oo, kita mo? Tamang hinala ka talaga, addict ko eh. Tigilan mo yung drugs ha. Tamang hinala. Oh, anyway, biro lang yun. Oh. Sige. O, masaya ka naman. Haharapin mo yung pagkukulang mo sa lipunan. O, may nagpilit ba sa'yo? O, sariwa nga katawan mo eh. Oh. Ayos ba? O, user. User naman. Pero, ha? O, runner din pala. Ang tulungis na to. Tamo, siya umamin ha. Ayan ha. O. O yan ha, hindi na ako sabi ha. Okay. O, runner, mule. O ngayon, o, ito magandang balita. O, hindi niya alam, may pending case siya. Akyat bahay. Nang akyat bahay ka ba? O, kita mo? O ngayon, alam mo kung meron mambuti, alam mo tayo mga tao, tayo ha, tayo, sa pangkalahatan sa buong mundo, lahat tayo nagkakamali, ano? Sino walang kasalanan, taas ang kamay. See? Ibig sabihin, lahat tayo may pagkakamali. Ang mabuti lang sa tao, kapag nagkakamali, ay matuto siyang umamin sa pagkakamali niya at pinipilit niyang ituwid. Tama ho ba yun? O, yun ang gusto natin. Kaya ako, natutuwa. Kaya magaang ang pakitungo ko sa kanya. Bakit? O, dinabawasan tayo ng isang akyat bahay. Tama ba mali? O, dalawang sunod. Nabawasan tayo ng snatcher dyan sa tapat ng City Hall. O, wag na kayong pamangatlo. Lipat na kayo. Kaya minsan yung mga adik, yung mga nyanga, yung tulak. Ha? Hindi pare, nagbago na ako eh. Ha, talaga? Oo, nagbago na ako ng address. Lumipat lang pala ang Talongis. But, you know, o ngayon, isusumitin namin siya. Ibibigay namin siya sa pulis. Nang panatag ang kalooban ng kanyang mga magulang, naharapin niya ang mga pagkukulang niya sa lipunan at mapatunayan niya ang kanyang sarili walang kasalanan. Di ba? O, magang napakiramdam mo ngayon? Okay ka na? Handa ka na? Ha? Hindi, pero okay na rin yan. Oh, hindi araw-araw Pasko kriminal, may Pasko rin sa polis. Saka maganda na yan. Tama yung attitude nyo. Sana tularan ka ng iba pang mga na ligaw ng landas. O yan, ito po magandang halimbawa kapag kayo'y sumuko sa amin. Oh, di ba? Sarap ng buhay nito. Eh, ba't hindi sasarap ang buhay nito? Sa labas, nagtatago siya. E di, mahirap pa siyang kumita. Tama, mali. Pag wala siyang kita, walang chicha. Tama, mali.
O ngayon sa sumuko, may tirahan na siya. May gwardiya pa siya. Ha? May chicha pa. Masarap ng buhay nito ngayon. Kahit si nanay tawa ng tawa. Ito, katuga ngayon to. Kain tulog gala. I mean, I'm just happy that if you save a life, I mean, the literal one, and a life as a person in the community, I think that is what you call success in governance. Kung meron man. So, yan po, mga kaibigan, kung di naman kabigatan sa inyong kalooban, bago ko mapalis ang ating mga opisyal, mga kernel, at lahat ng pulis ng MPD, total, kayo naman, mga mamamayan kayo ng Maynila, di ba? Mga batang Maynila ba kayo? Pwede ba palakpakan naman natin si General Danaw at ang mga pulis? Takpan mo yung mga mukha. Kobera mo yung tanod, walang ano, kobero. Sa kodli ka. Uy, ang ganda naman ng shirt mo talaga. Ang sweet ng shirt mo. Hello, Kitty. Okay? O, sige, bigyan mo na lang. Yan, nyanga mo. O, ang ganda rin ng brief mo, lakos. O, sige na, dali nyo na. Pare, thank you, ha. Tayo mamaya-maya. Balitan ko kay Junior. Okay. Hi. Okay. Ito. Sila Rambo. Ano? Tina. Ito. Ito yung nahuling ni Parin. Ito na rin. Sige, pamigay sa kanilang lahat. Makisuyo lang. Para may kopya kayo ng ano. Anong tawag dyan? Pangalan. Oh, mga detalye. Yeah. Okay. Let's now go back to public service again. Ngayon naman, social amelioration. I would like to recognize the presence of our beloved Vice Mayor Honey Lacuna. Councilor Roma Robles. Councilor Jem Beneventura. At siyempre, ang ating pundirektora, Repo Goso, ng MDSWD. Uy, mga, sabihan nyo naman yung mga nanay, pwede ba akong makisuyo sa inyo? Ito, alang, in passing, total, nandito na kayo, no? Pwede akong makisuyo? Tulungan nyo naman ako. Makisuyo naman. Sa loob ng 30 days, 365 na solving boy, solving girl, o mga bata na ang nakuha namin sa kalye. Lumulobo na po yung ano, lumulobo na yung boys town, girls town. Lumulobo na. Baka naman kayo may kilalang mga magulang na yung mga anak nila na minor de edad. Sabihin nyo naman, kunin na nila yung anak nila. 365 din na in 30 days. Oh, walang, kaya pag-iisipin mo minsan, although, mas gusto ko silang nasa amin. Bakit naman hindi? Ganon din ang buhay nun. Katuga, kain, tulog, gala. Oh, at least ligtas sila. May pagkain, may paligo. Pero hindi na rin makakabuti sa bata na kami ang tumatangan sa kanila. Hindi ba dapat ang pangangalaga sa magulang? Baka lang kilala nyo yung mga nanay na hinahanap ang kanilang anak. Pumunta kay Direktor Repo Goso para na sa ganoon ay ano naman, mapangalagaan yung mga bata. 365 at patuloy pang dumarami. Tapos umuulit pa yung iba. So anyway, before we continue, gusto ko paalalahanan nyo rin ang mga magulang na mga bata. Meron pong batas
na pwedeng kasuhan ang magulang. Yung neglect, pwede makasuhan ng mga nanay, ha? Tatay, guardian, itong mga batang ito. So, welcome mga benepisyaryo namin ng PhilHealth. Ulit, kamusta kayo? Kamusta nangyayari sa Maynila? Masaya kayo. Promise. May awan Diyos sa tulong nyo. Sa tulong nyo, ma. Iayos rin natin. Alam nyo ba, aprobado na ang pensyon ng senior citizen sa lungsod ng Maynila? Nung araw, 500 a year. Tama? Pahirap ang pamakuha. Tama? Isang beses ng alas ng taon, pahirap ang pa. O ngayon, buwan-buwan, sa Enero, January 1, mag-uumpisa na. Lahat ng mga lolo't lola, tatanggap na kay buwan-buwan ng 500 pesos. Paano nyo makukuha? Mayor, Yorme, paano kung nakahirati ako sa kama, may karamdaman ako? Makukuha ko ba yun? Doon sa lumang sistema, o paano nyo makukuha sa bagong sistema namin ni Hanil Lacuna? O lahat kayo naka-ADM. Pwede? Kaya? Naman! O, eh yun ang commitment ko sa inyo, di ba? O ngayon, pati PWDs tatanggap buwan-buwan, 500 a month. Sino dito solo parent? Taas ang kamay. Ba, madami-dami ah. Oh, pati solo parent, tatanggap 500 buwan-buwan. Oh, sino may anak sa PLM? Sa UDM? Ayun. Buwan-buwan, tatanggap na rin sila sa Enero, 1,000 a month. Sino may anak nag-aaral ng Kate ng grade 12? Tatanggap na ng 500 buwan-buwan ng anak mo sa Enero. Tatlo? O di 1,500? Ah, dalawa? O di isang bulig? 500. Okay ba yun? O palakpakan natin si Vice Mayor Hanil Lacuna. Aba, bakit? Every year ninyo, pinakamabilis na batas na naipasa sa kasaysayan ng lungsod ng Maynila yung mga bagay na binanggit ko sa inyo. Oh, sa pamumuno ni Vice Mayor Hanil Lacuna. O, sino ang taga-third district? Taga-third district? Oh, magaling yung majority floor leader ngayon. Si Councilor Joel Chua. Oh, siya ang majority floor leader ni Hanil Lacuna. Dahil sa kanila, kila Kusiel Jim, Kusiel Roma, sumama ko siya lang dito. Let Sarkal, si Kusiel Sarkal, nandiyan dyan. Napapabilis yung mga batas na kakailanganin ko upang mapatupad ko ang mga pangarap ko para sa inyo. Na ibalik ang pera ng lungsod sa kanyang mamamayan. Tao muna, bago kalsada. Yun ang pangarap natin sa lungsod. But ngayon, maraming salamat sa national government. Bakit? Akalay mo may tulong naman tayo matatanggap. Para kanino? Para sa akin? Hindi. Para na naman sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. Ilang buwan na yan?
Ha? Due date mo na? Talaga? Ikaw, hindi pa. Ha? September pa. Pero ikaw, August. 23? Ayun ang bilang mo? Pangilan mo na? Pangilan? Pangapat? Ilang taong ka na? 32. Okay. Sama ako lima. Nakangabot lang. May surot. Utang. Dami surot dito. Oh, Angel. Oy, ito na pala si Kusiel Joel Chua, ang majority floor leader. Wala na pala akong chape. Ha? Ha? Oo. Wala pa ako sweldo eh. Delayed ang sweldo ko eh. Wala pa. Si Kusiel Jong Isip. Si Kusiel Pa. Pugoso. Jong, pera mo ng dalawang bulig. Meron ka ba? Mamaya na lang, pagsakay sa kotse. Andun yung chapi ko eh. Oh, yan. Mali. Bili mo ng ano, yung damit ng bata. Oh, diaper. Atas gatas. Oh, at least meron ka ng pag-isang linggo. Sabihin mo sa asawa mo, paghilumin muna. Masundan ka agad eh. Kailangan, ano yun? Diba sabi ng mga nanay natin, kailangan bago sundan, kailangan tumataob na. Tama ba? Dumadapa. Gumagapang. Asawa mo lang yata gumanda. But I'm happy now. Palakpakan natin ang PhilHealth. Palakpakan natin ang national government. Masaya na kami na maging tulay ang lungsod ng Maynila na maipamahagi muli ang kakayanan ng lungsod ng Maynila para sa kanyang mamamayan, lalo na patungkol sa kalusugan. Ha? So, good luck po sa inyo. Huwag kayong magmamadali. Meron naman diyang what do you call this, sistema ng pagbibigay. Masaya ba kayo? Promise? Wee! Promise? Love nyo ako? Love ko rin kayo. Then, gusto ko lang maging light, you know. Kanina pa akong maga. Pero masaya ako sa, ito ah. Sishare ko lang sa inyo ang pakiramdam ko. Alam niyo yung pinakamasayang oras ko sa isang araw? Gusto niyo yung totoo? Alam niyo kung ano talaga? Kapag nakita kong ipin ninyo. Yun ang kaligayahan ko sa public service. Pag nangiti kayo, yung alam mong hirap na hirap yung buhay ng tao, tapos ikaw gobyerno, naakap mo, tapos pagtapos mong akapin, parang nabuhayan ng dugo. Yun ang pinakamasarap sa public service.
Ayun po. Kaya, yun din ang sinabi ko sa mga doktor natin, kung napanood din nyo. Ang mahirap, madamdamin. Pinagdaraanan. Patuloy kayong manalig sa Diyos at sa awa ng Diyos. Makararaos pa rin tayo. Pero ang Diyos, mawain. Pero bago tayo kaawaan ng Diyos, kailangan tayo muna ang kumilos para sa atin. Tama ba? Pwede? Kaya? Posible? Naman. Magandang araw sa inyo. Nawa, tulong ng Diyos, makaraos kayo lahat sa inyong kinakaharap. Nandito ang pamahalaan sa tabi ninyo. Okay? O, sabay-sabay. Manila! Manila! God first! God first! Thank you.